Nakapag-landing na ang chartered plane na sinasakyan nila Rafael at Catherine sa airstrip sa isla, pero nanatiling tulog pa din ang dalaga. Sayang lang at hindi nito nakitang tanawin ng isla mula sa himpapawid. Ayon kay Lucring ay normal lang daw iyon sa isang nagdadalang tao. Ngumiti si Rafael at hinagka ng ulo ni Catherine. Hindi pa rin siya makapaniwala na magiging ama na siya. Dinadala ni Catherine ng babaeng mahal niya ang kanyang anak. Parang puputok ang dibdib niya sa sobrang saya. Tumaas ang kamay niya sa kagustuhang maplos ang pisngi ni Catherine. He was hesitant at first, but he gave in. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng babae. Umungol ito. Marahang iginalaw ang ulo as if to feel the warmth of his hand. Nakadama naman siya ng hindi masukat na tuwa. God, posible ba talaga ang kaligayahang nadarama niya? Nagmulat ng mga mata si Catherine. Biglang nanlaki ang mga mata. You're crying? Bakit? Anong masakit sa'yo? Nagulat din si Rafael na mapagtanto na umiiyak nga siya. He managed to smile. Sinabi mo sa akin dati na posible ang luha ng kaligayahan. Sabi ko sa'yo, hindi ko pa iyon nararamdaman pero ngayon nararamdaman ko na yun dahil sa'yo. Dahil sa inyong dalawa na magiging anak natin. I'm so happy I couldn't contain my tears. Lumamlam ang mga mata ni Catherine. Kapag kuwan ay nangislap iyon na para itong maiiyak. He cupped her face and planted a soft kiss on her forehead. Nung wala ka pang malay, lagi kong ipinagdadasal na sana gumising ka na para, well, may gusto kasi akong sabihin sa'yo. Mahal niya si Catherine. Gagawin niya ang lahat para sa babae. Sasamantalahin din niya ang pagkakataong iyon para mahalin siya ni Catherine. Kapag bumalik ng alaala nito, umaasa na lang siya na ang lahat ay nasa ayos na. Kung hindi, he would just cross the bridge when he gets there. May sasabihin ka sa akin? Ano yun? Saka na kapag bumalik ng kompletong alaala mo. Pero maririnig mo rin yun, Catherine, sa tamang panahon, sa tamang oras. At kapag sinabi ko na yun sa'yo, baka marindi ka na sa akin. Because I'm going to say it over and over and over again. Hindi ako mapapagod na sabihin yun, Catherine. Hindi ako mapapagod na sabihin at ipadama sa'yo na mahal kita. Ganun pa man, natatakot ako, Catherine. Paano kung makilala mo ang tunay na ako? Matatanggap mo kaya ako? Dumaan ang emosyon sa mga mata ng dalaga. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumango. Narito na ba tayo? Nginitian ni Rafael ang dalaga. Welcome to our isla. Welcome to my world. Sana magustuhan mo rito, Catherine. Sana gustuhin mong manatili dito kasama ko. Come. Tumayo siya at parang babasaging kristal na binuhat ang dalaga. Agad nitong ipinulupot ang mga braso sa batok niya. Hindi pa kasi ito pwede maglakad dahil sa operasyon sa binti. Pansamantalang gagamit muna ng wheelchair kapag itineterapy. Malapit mo na makilala kung sino ako, Catherine. Aniya habang tinatalunton ang covered footpath na papunta sa mansyon. Madilim at malungkot din ang ambience ng mansyon. Ang kakapal ng kortina at puro tinted ang mga salamin. Ang mga ilaw kapansin-pansin na iisang klase lang. There were so many covered footpaths. Sa dalampasigan ay mayroon ding parte na may bubong. Maging sa dagat ay may parte na may bubong. And there were so many trees. Iyon ang mga naobserbahan ni Catherine sa maikling sandaling naroon siya sa isla. Bukod kay Rafael, si Alan, isang cook at dalawang katulong lang ang nakilala niyang naninirahan sa mansyon. Si Alan, na isa palang lisensyadong piloto ang nagpalipad ng helicopter na sinasakyan nila. Ang sabi ni Rafael ay marami umanong tauhan sa kabilang panig ng isla, kung saan naroon ang farm at mga livestock. Anong iniisip mo? Napapitlag si Catherine na marinig ang tinig ni Rafael. Kasunod niyon ang pagyakap nito mula sa likuran niya at ang pagdampi ng halik nito sa ulo niya. Nakaupo siya noon sa isang wheelchair at nakatanaw sa labas kahit kumakalat na ang dilim. Hindi siya tumutol nang sa master's bedroom ipinadala ni Rafael ang mga gamit niya. Hindi iyon issue sa kanya. Sa totoo lang, iyon mismo ang adhikain niya kung bakit siya nagpapanggap na walang naaalala. Gusto talaga niya makasama ang binata sa lahat ng sandali.
At ngayon nga, ay naroon na sila sa silid nito at handa ng matulog. Wala. Kailan niya? Humarap sa kanya si Rafael, lumhod at tumingala. Pwede mong sabihin sa akin ang kahit na ano. Pwede ko rin bang itanong sa'yo ang kahit na ano? Saglit ito nag-isip bago sumagot. Yeah. Bakit? May gusto ka bang itanong sa akin ngayon? Tumayo si Rafael kapag Kwan ay binuhat siya at dinala sa kama. Inayos muna nito ang mga unan. Nadadantaya ng mga binti niya at sinisiguro na komportable siya bago patagilid na nahiga sa tabi niya. He looked at her with fondness. Sa mga mata nito ay nakasungaw ang paghanga na animoy walang nagbago sa mukha niya. Natila wala iyong peklat. Ano nang itatanong mo sa akin? Ano ba talaga ako sa iyo? Sino ka ba talaga? Ang pag-aalala mo? Para kanino ba talaga yan? Sa akin? O sa anak mong narito sa sinapupunan ko? Ilan lamang yon sa napakaraming tanong na gusto niyang mabigyan ng kasagutan. Higit sa lahat gusto niyang malaman kung mahal siya ng lalaki. Tell me, Rafael. Bakit ang gwapo mo? Muntik ng masami na binata sa klase ng tanong niya na makabawi ay tumaginting at puno ng buhay itong humalakhak. Akala ko kung ano nang itatanong mo. Anito bago pinindot ang dulo ng ilong niya. Pinahaba ni Catherine ang mga labi. Seryoso kong nagtatanong. Sagutin mo. Ungot niya. Bakit ang gwapo mo? Rafael laughed again. Halos magtubig ang mga mata niya sa katatawa. Ang makita pa lang na masaya ang binata, ang marinig ang halakak nito. Dobling saya ang hatid sa puso niya. My looks? They're in the genes, baby. But this particular look of mine, God created this for you. Para sa'yo, Catherine. Para lang sa kanya? Nilukob ng tuwa ang dibdib niya. Kumunot ang noon ni Catherine nang mapagtuon na napansin ang nangingitim na likod ng palad ni Rafael. Noong nakaraang linggo, pagmulat pa lang ng mata niya, napansin niya na yun. Hindi lamang siya nakakuha ng pagkakataon para usisain yun. Kinuha niya ang kamay ng binata at marahang hinaplos. Ano nangyari sa palad mo? Parang napaso ka. Nasunog? Napaso nga ako. Sa sobrang init. Nagkaroon ng second degree burn ang balat ko. Dinala niya sa mga labi ang kamay na parabang ang dampi ng halik niya ay makabubura sa pangit na alaala at sakit na dala niyon. Ngumiti si Rafael. Hindi lamang ang mga labi nito kundi maging ang mga mata. It was so rare na makita niyang umaabot sa mga mata ang saya na binata. Be careful next time, Rafael. I will. Para sa'yo. Sa inyo ng anak natin. Hinagka ni Rafael ang noon niya at ipinaloob niya sa mga bisig dito. Tatawagin mo pa rin ba akong baby kapag lumabas na baby natin? He chuckled. Kung ano-anong itinatanong mo? Ano nga? Paglalambing niya. You will be forever my baby, but I will call you Sunshine from now on. Sleep now, Sunshine. Kailangan mo ng sapat na pahinga. Muling dinampian ni Rafael ng halik ang ulo niya. Siya man ay nagsumiksik sa dibdib nito. Mahal kita, Rafael. Catherine? Ang masuyong tinig ni Rafael at ang marahang haplo sa kanyang mukha ang gumising kay Catherine. Nagmulat siya ng mga mata. Agad na napuno ng tuwa ang puso niya nang maalalang nakatulog siyang nakaunan sa bisig ng binata. Si Rafael ang huling nakita niya bago niya ipinikit ang mga mata at ngayon ay ito uli ang kanyang namulatan. It was just the best feeling in the world. Kapag siguro alam niyang mahal din siya ng binata, ay wala na siyang mahihiling pa. Anong oras na? It's midnight. I'm sorry kung naistorbo ko ang tulog mo. May gusto lang ako sa iyong ipakita. Bumaba ito ng kama. Inabot ang isang shawl at isinuot sa kanya. Pagkatapos ay kinarga siya. Agad naman niyang ipinulupot ang mga braso sa batok nito. Meet your shower? Tanong niya habang naglalakad ang binata. He was holding her as if she was a fragile crystal glass. Ano? Na-spoil ko ba ang sorpresa mo? Rafael chuckled. Malalaman mo. Nakalabas siya ng mansyon.
Dumampi agad sa balat ni Catherine ang malamig at sariwang hangin. Hating gabi na kaya mangilan-ngilan lang ang bukas na ilaw. Natatakot ka ba sa dilim? Tanong na binata na patuloy sa malalaki at siguradong hakbang. Wala siyang idea kung saan sila patungo. Kasama kita, Rafael. Wala akong dapat na ikatakot. Sigurado akong gagawin mo ang lahat, huwag lang akong masaktan. Kami ng anak natin. Paano kung sinaktan na pala kita noon? Sinaktan mo na ba ako noon? Baliktan niya. Alam na niya ang tinutukoy ng lalaki. Ang pagpapahiwatig nito sa kanya noon, natapos na sila. Kung ginawa mo man yon siguro, may dahilan ka. May dahilan man ako o wala, ganun pa rin yun. Nasaktan kong damdamin mo, pero mukha mas doble ang naramdaman mong sakit. Pag-obserba niya, Rafael, sabi mo, gusto mong ibahagi sa akin ang mundo mo. Sana hindi lang ang mundo mong ibahagi mo sa akin kundi pati na rin ang puso mo. Gusto sana niyang idugtong pero pinigilan niya ang sarili. Kung gusto mong ibahagi sa akin ang mundo, ibig bang sabihin gusto mong manatili ako roon? Narito na tayo, sabi ni Rafael. Hindi sinagot ang tanong niya. Nakadama ng sundot ang sakit si Catherine pero agad iyong natabunan ng pagkamangha nang makita ang lugar na tinutukoy ni Rafael. Tila isa iyong parang. Sa ilang puno ay may nakasabit na gasera na siyang nagbibigay liwanag. Sa paligid na natataniman ng kung ano maliliit na halaman na namumulaklak. Napakaraming alitaptap na siya nagbibigay ng mahikang epekto. Higit sa lahat, napakabango ng paligid. Humahalimuyak ang amoy ng mga bulaklak na namumukadkad lamang kapag gabi. Hindi niya maalala kung ano ang pangalan niyon, pero namataan niya ang hilera ng mga iyon sa pinakagitna ay nakatayong isang open cottage. Wow! Like it? Hindi ka kinilabutan sa mga alitaptap? No, ang ganda dito, Rafael. At ang bango. Natutuwa ako na nagustuhan mo, Sunshine. Tinungo na nila ang cottage. Ibinaba siya ng binata sa isang sofa bed. Kapag kuan ay tinungo nito ang isang haligi at kumapit doon. Ilang sandali itong tumanaw sa paligid bago luminga sa kanya. Doon sa isang bahaging iyon ay merong kuweba. Merong ilog sa loob ng kuweba. Madalas akong manatili roon. Sa ilalim ng kinaroroon natin ay may isang underground passage. Maraming patutunguhan ang tunnel na yon. Sa dagat, sa kuweba, sa mansyon, sa airstrip. Hindi lamang ang mga iyon na meron sa isla, Catherine, at makikita mo ang lahat ng iyon. Lumapit sa kanya binata at naupo sa gilid ng sofa bed. Inayos nito ang shawl niya bago hinuli ang mga mata niya. Sasagutin ko ang tanong mo kanina. Gusto kong ibahagi sa iyong mundo ko dahil gusto kong manatili ka sa tabi ko. Pero ikaw ang magdedesisyon sa bagay na yun, Sunshine. Ikaw ang papasya kung gugustuhin mong manatili sa tabi ko. Kung ano man ang piliin mo, tatanggapin ko yun. Hindi ko ipipilit ang gusto ko dahil gusto ko na maging masaya ka. Itinaas ni Catherine ang kamay at hinaplos sa mukha ni Rafael. Naroon pa rin sa mga mata ng binata ang kamisteryosohan at hindi may pagkakaila na nahihirapan itong buksan sa kanya ang kung anumang misteryong meron ito. Nahihiwagaan ako sa sinasabi mo. Darating ang oras na mauunawaan mo rin ang lahat. Pero sana bumalik ng alaala mo para masabi ko na sa iyong dahilan kung bakit gusto kong manatili ka sa tabi ko. Bakit kailangan pang bumalik mo ng alaala ko? Bakit hindi mo nasabihin ngayon? Bakit nga ba hindi ko pasabihin sa kanya na mahal ko siya? Ang pagbabalik ba ng alaala ni Catherine ang hinihintay ko? O tuluyang pagkabatid niya sa totoong ako? Tanong ni Rafael sa sarili. But God, he loved her so much. Sa bawat pagdaan ng sandali ay lalong tumitindi ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa dalaga. Hindi niya alam kung paano pa siya mabubuhay kapag dumating ang oras na matuklasan nito kung sino siya at hindi siya matanggap. Bahala na. Yumuko si Rafael at tinangkin ang mga labi ng dalaga. Catherine's response was automatic. She met him halfway. Hindi niya napigilan ang pagtakas ng ungol mula sa lalamunan. God, hindi nagmamaliw ang paghahangad niya sa dalaga. Everything about her easily ignited fire within him. Catherine parted her lips and welcomed his conquering tongue. Para siyang mababaliw sa sanlakasang tamis na ibinibigay ng dalaga. Bumaba ang mga labi niya sa leeg nito. He wanted her. Every inch of her.
He wanted to brand her over and over again. He wanted to worship every inch of her. He wanted to devour her. He wanted to claim her, mate with her in a way that seemed almost primal, not for the ownership of her body but of her heart. Habang nasa leeg ni Catherine ang mga labi niya, ang hindi naman mapalagay na mga kamay niya ay nagsimulang humaplos sa binti ng dalaga. Ramdam niya ang tensyon sa katawan nito. Pagkatapos ay inalayo nito ang binti at nag-iwas ng paningin. Look at me, Sunshine. Aniya, he hated to see her sad. Sunshine, dahan-dahan bumaling sa kanya ang dalaga. She was teary-eyed at sumasakit ang dibdib niya na makita yun. You are in my heart, without scars or with scars. Makalakad ka man o hindi, ikaw ang itinitibok ng puso ko. Napasingap si Catherine. Her eyes widened in astonishment. Anong sinasabi mo? Tanong nito na basag na boses. Mahal kita. Tuluyan ang nalaglag ang mga luha ng dalaga. Mahal mo ko? He kissed her tears away. I love you with every fiber of my being. Gently, he held her inside his arms. At hindi siya nasurpresa na mag-init ang mga mata niya dahil sa mga naipong luha. Hindi na niya kinwestiyon ang naging kapalaran niya. Sa halip ay pinagpapasalamat niya ang pagdating ni Catherine sa kanyang buhay. Binuhay nito sa dibdib niya ang pagmamahal na siyang tangi niyang kailangan para magkaroon ng liwanag ang mundo niya. Iyon ang gusto kong sabihin sa iyo, Catherine. Kapag nakakaalala ka na, pero hindi ko na kayang pigilin pa ang sarili ko. Mahal kita at gusto kong sabihin yun sa iyo. Gusto kong ipadama. I don't know if you would believe me, but I really love you with all of my heart. God, it felt so heavenly to finally say those words. You are the best thing that ever happened to me, Sunshine. Oh, Raphael, tinitigan ni Catherine ang binata. It's okay. You don't have to tell me you love me. Sabihin mo sa akin ang mga salitang yon kapag nararamdaman mo sa puso mo. Kapag nakakaalala ka na, maghihintay ako even if it takes forever. Gusto ko ring malaman mo na kapag namatay ako at muling mabubuhay, ipinapangako ko hahanapin kita ng mas maaga so I could love you longer. Handa ka na? Tanong ni Raphael. Parang masyadong madilim. Ani ni Catherine, naroon na sila sa bukana ng kuwebang sinasabi ng binata. Karga pa rin siya ng binata. Papasok ba talaga tayo yan ng ganyan kadilim? Baka naman may ahas. Natawa si Raphael. Akala ko ba basta kasama mo ko wala kang kinatatakutan? Nahampas niya ito sa braso. May mga ahas na masyadong matitindi ang kamandag. Kapag natuklaw ka, mahirap malaman ang anti-venom hanggat hindi mo nalalaman kung anong klaseng ahas ang tumaklo sa'yo. Ya, alam ko yan. Huwag ka mag-alala at walang ahas dito. Palagi itong nililinis ng isang tauhan at may installation ng kuryente dito. Kuryente? Yup. Ibinaba siya ni Raphael pagkatapos ay may kinapa sa dingding ng kuweba. True enough, may sumindingang bumbilya. Muli siyang kinarga ng binata. Pumasok sila sa loob ng kuweba. Nang ibaba siya ni Raphael ay hindi niya naiwasan ang humanga sa nakikita. Wow! Sambit ni Catherine. Tulad ng sabi ni Raphael, meron ngang ilog doon. May malalaking bato na nakaharang sa magkabilang bahagi. It was a wild river. Lahat kitang-kita ang pag-agos niyon. In fact, lumilikha pa ng tunog ang pagragasa. Merong bamboo set sa isang sulok, ganoon din ang isang katre na gawa rin sa kawayan. Ibinabasa yan ni Raphael sa katre. Palagi ka rito? Oo, minsan dito na ako natutulog. May mga insect repellent na inilagay si Alan kaya wala ditong lamok at insekto. Tumabi sa kanya ang binata. It's so nice here. Masarap sa balat ang lamig. Ang tunog ng tubig parang musika. Hindi sumagot si Raphael sa halip ay hinawi nito ang buhok niya at dinampian ng halik ang kanyang leeg. His kiss was hot. Nabitin ang hininga niya. I want you. I need you, Sunshine. Bulong ng binata. Napapikit si Catherine nang dumampi ang mainit na hininga nito sa tenga niya. Heat surged through her. Ibinuka niya ang mga labi para sumagap ng hangin. Dumampi ang mga labi ni Raphael sa pangani at dumiretso sa gilid ng kanyang mga labi. Hindi siya nakatiis.
Humarap siya sa binata at sinalubong ang pag-atake ng mga labi nito. His tongue contoured her mouth and swirled inside to dominate. Mabilis na natanggal ni Rafael ang mga kasuotan niya hanggang sa namalayan na lang ni Catherine na nakalapat ng likod niya sa katre. Rafael kissed every part of her, touched every inch of her, and caressed every bit of her being. He branded not only her body but also her soul and her heart. I'm crazy for you, sunshine. I'm crazy for you. Maikling nitong sabi. Akin ka lang. Akin lang ang lahat sa'yo. Tell me, Catherine. Sabihin mong akin ka lang. Pagdedemand nito. Sa'yo lang ako, Rafael. Sa'yo lang ang lahat sa akin. Wala silang ibang patutunguhan, kundi ang langit. Magkahawa kamay at sabay nilang aakyatin yun. Dahil sila'y laan para sa isa't isa. Ang puso nila'y titibok para lamang sa isa't isa. Nagkakilala sila sa part of destiny at ang buhay nila ay nagbago. Gusto ko muna malaman kung saan tayo nagkakilala. Kwentuhan mo ko, Rafael. Saan nagtagpo ang mga landas natin? Nangingiting tanong ni Catherine pagkatapos sumupa ang mainit na sandali sa pagitan nila ng binata. Naroon pa rin sila sa kuweba, nakahiga sa katre at magkayakap. Gusto niyang marinig ang impresyon ni Rafael sa kanya nung una siya nitong makita sa party. Party of destiny ended. Thank you, Mr. Cupido. Isang araw, babalik ako. Kasama si Rafael at ang anak namin sa resort na yun kung saan itinakda ng tadhana na makilala ko na laking babago ng buhay ko. Well, una kitang nakita sa ospital. Ospital? Nagulat niyang tanong. Nakita na siya ni Rafael sa ospital? Yeah, sa Medical City. Sumaglit ako roon para may kinuha ako dun. Para kang magnet dahil hinihigop mong attention ko. Sadly, hindi mo ko pinapansin or rather, hindi mo ko napansin. Tayo nga lang dalawa sa elevator, pero tagus-tagusan ang tingin mo sa akin. Anito habang hinahaplos ang buhok niya. Bakit naman hindi kita papansinin? I mean, well, malakas ang presensya mo. You're gorgeous. Kahit yata sinong kalahi ni Eva ay mag-uukol sa iyo ng ikalawang sulyap. You're the kind of man who won't go unnoticed. Kumislap sa katuwaan ang mga mata ni Rafael. Umangat ang isang sulok ng mga labi sa pinipigilang ngiti. I'm so glad to hear that from you. Nadama niya ang pag-iinit ng mga pisngi. Well, para kang nasa ibang dimensyon noon. Napakalalim ng iniisip mo. The faraway look in your eyes was disturbing. Sinakop mong sistema ko, Catherine. Hindi ka mawaglit sa isip ko. Hindi na ako matahimik. Ikaw ang unang babae na nagdulot sa akin ng pakaramdam na ito. Bawat sabihin ni Rafael ay dumediretso sa kibuturan ng puso niya. He said the words in the most sincere way at pinaniniwalaan niya ang mga yun. Kinuha nito ang kamay niya at isinalikop sa sariling kamay. Then one day, napilitan akong dumalo sa isang masquerade ball. You know, mask, gowns, suits, things like that. Oh well, it was fabulous. If I may say so, sabi ng organizer, party of destiny daw yun. Party of destiny? Kunwari nagulat niyang sabi. Oo, dun ko raw makikilala ang babaeng babago sa buhay ko. Ang babaeng itinadhana para sa akin. Tinawanan ko lang yun. Or rather, ipinaikot ko lang ang mga mata ko. Tumawa si Rafael pagkatapos. Pero natagpuan mo ko at napakabilis. Napakainit ang atraksyon na magitan sa atin. At ang atraksyon na iyon ay nauwi sa pagmamahal. Tapos, well, bugnot na ako pero biglang natuon ang atensyon ko sa isang babaeng papasok pa lang. Man, alam mo yung mga spotlight effects at slow motion effects sa pelikula? Naranasan ko yun. Maingat na ibinaba ni Rafael ang ulo niya sa unan. Kapag Juan ay dumapa sa katre, he stared at her. Pigil naman niya ang hininga sa sasabihin nito. Sabi ng puso ko, chug, chug, chug. Halos mabigyan ko sa lakas ng tibok. Hinaplos ni Rafael ang pisngi niya. Of course, nakasuot siya ng maskara pero pakiramdam ko ay kilala ko siya.
And then, hindi ko siya inalisan ng tingin. I watched her from a distance. She was so captivating and she impressed my heart. Sabi ko hindi matatapos ang gabing ito na hindi ko siya nakikilala. Sino ang babaeng yun? His gaze bored into her soul. Walang iba kundi ikaw. Ako? Dumulo din ako doon? Bumaba mukha ni Rafael sa kanya. Ikaw nga. Nang iabante nito ang mukha papalapit sa kanya, ay hindi na siya nakatiis at sinalubong niya ito. Her lips parted and welcomed Rafael's lips. Kasabay ng unang pagsayad ng mga labi nila ay ang pagpikit ng kanya mga mata. Alam mo ba kung ano ang sabi sa akin ng host? Sabi niya, "Every journey leaves an impact on you and everyone you meet along the way. May dahilan kung bakit ang mga landas ng dalawang tao ay nagtatagpo. Hindi lamang sila basta itinadhana. They met because they can give each other something nobody else can. I soon realize na ang something na yon ay ang pagmamahal. Love." Kinagat ni Catherine ang ibabang labi sa pagragasan ng emosyon sa kanyang dibdib. Sa mga pinagtapat ni Rafael para siyang nakikinig ng awit na sadyang ginawa at inialay sa kanya. "I love you, Rafael." Pag-amin na rin niya sa tunay na nararamdaman. Napasinghap ang binata. Kapag kuwan ay gumuhit ang hindi matatawarang saya sa mukha nito. "Bumalik na ba ang alaala mo?" Umiling siya. "Hindi pa. Pero iyon ang nararamdaman ko dito sa kailaliman ng puso ko. Isinisigaw ka ng puso ko, Rafael. Mahal kita. Kaya mo ba iyong paniwalaan?" Pumalatak ang binata. "Of course. God, ako na ang pinakamasaya at pinakamaswerteng tao sa buong mundo. I love you more, Catherine. Mahal kita, sunshine." Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.